Mas gusto mo, baguhin kong pasya niya sa marahas na paraan. Hoy! Inagay mo sa ulo mo to. Lahat ng gusto kong mangyari dito sa asyenda ay mangyayari. Lahat ng tumutol ay hindi magkakaroon ng pagkakataon para magsisi. Di ba gusto niya magkaroon ng patay ng lupay ng papa, attorney? Ibigyan kita ngayon. Mula dyan sa tinutuntungan mo, hanggang sa kaya abutin na iyong paningin, ay magiging iyo. At dadagdagan ko pa ng kapiraso para sa iyong lady. May usap-usapan na nandito si Julio Magsalen! Kung napapansin ninyo, walang tapaserong lumabas sa tubuhan ngayon! Siya nag-utos ito! Alam niyo ba kung bakit? Nilalaso ni Magsalen ang kanilang isipan! Gusto niyang wasakin ang pamamahala ko rito! Ibaksa ang kapangyarihan ko! At agawin ang pamamahala natin dito sa asyenda! Sinimulan niya ang gulo, tatapusin natin madali! Kaya kung sino man sa inyo ang makakapatay kay Julio Magsalen, ay pagkakalooban ko ng 100,000 piso! Sige, harapin siya! Garido, pati mama ko dinamay mo. Wala ka rin pala pinagpapit! Hindi mo pa ako patayin para hindi ka mapagod. Pati mama ko dinadamay mo. Di ka ba nahihiya? Kababaeng tao niyan, pinapatulan mo. Matanda pa! Bakla lang gumagawa niyan. Huwag mo akong turuan. Matagal ko nang inaasam ito. Isa sa mga pinakamagaling, hinangaan, at tinitili ang aktor noong dekada 80, ay ang tinaguriang Superman ng Pilipinas, na si Miguel Rodriguez, na nagbibigay buhay sa bawat karakter na ginagampanan niya sa entablado ng pelikula. Higit pa sa kanyang kahusayan sa pag-arte, ay ang kanyang pagiging inspirasyon at modelo ng maraming Pilipino na gustong maabot ang kanilang mga pangarap. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang tagumpay at kasikatan, isang malaking pagsubok ang dumating sa kanyang buhay dahil sa bigla ang pagkamatay niya. Ang kanyang kamatayan ay hindi lamang naging malaking kawalan sa industriya ng pelikula, kundi pati na rin sa maraming tagahanga na natutunan ang kahalagahan ng pagtitiyaga, determinasyon, at kahusayan dahil sa kanya. Ito mga lods, ang magiging topic ko ngayon. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at e-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Halika't, alamin natin ang kwento ng buhay, at kung ano ang naging sanhi ng kamatayan, ng isang napakatikas, napakagwapo, at napakagaling na artista, noong dekada 80, na pumanaw sa kasagsagan ng kanyang kasikatan. Pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo.
si Michael Benedict P. Rodriguez, na mas kilala sa kanyang screen name bilang Miguel Rodriguez, ay isang kilalang Pilipinong aktor at modelo noong dekada 80. Siya ay ipinanganak noong November 5, 1962, sa Las Piñas. Nagsimula ang kanyang karera sa show business nang matuklasan siya ng filmmaker, isang national artist for film, na si Lino Broca. Unang exposure niya sa kamera ay ang TV commercial niya noong 1981 nang siya ang kunin bilang modelo ng isang kilalang brand ng toothpaste. Madalas siyang tawagin bilang Filipino Christopher Reeve dahil kahawig na kahawig niya ang nasabing actor na kilala dahil sa pagganap bilang bida sa mga pelikulang Superman. Siya ay mas sumikat dahil sa kanyang mga papel sa sitcom sa telebisyon na Paliba sa Lalaki at kapareha ni Sharon Cuneta sa pelikulang The Love Again noong 1983 na isa sa kanyang pinakatanyag na pelikula. Dahil sa kanyang kahusayan sa mga pagganap niya sa mga pelikula, siya ay nakatanggap ng FAMAS Best Supporting Actor Award noong 1989 para sa kanyang pagganap bilang isang rapist sa pelikulang Ibulong Mo sa Diyos. Ilan pa sa mga nagawa niyang pelikula ay ang mga sumusunod. To Love Again, noong 1983, na pinagbibidahan ni Sharon Cuneta. Virgin Forest, noong 1985, na pinagbibidahan ng sexy star na si Sarcy Emanuel. Partida, noong 1985, na pinagbibidahan ni The King Fernando Po Jr. Kapag Lumaban ang Api, noong 1987, na pinagbibidahan pa rin ni Fernando Po Jr. Tagos ng Dugo, noong 1987, na pinagbibidahan ni Vilma Santos. Ibulong Mo sa Diyos, noong 1988, na pinagbibidahan pa rin ng Star for All Seasons, na si Vilma Santos. Lucio Margallo, noong 1992, na pinagbibidahan ni Philip Salvador. Lacson, Batas ng Navotas, noong 1992, na pinagbibidahan ni Lito Lapid. Ronquillo, Tubong Cavite, Laki ng Tondo, noong 1993, na pinagbibidahan ni Ramon Bong Revilla Jr. At, The Maggie de la Riva Story, noong 1994, na pinagbibidahan naman ni Don Zulueta. Noong 1997, nabigla ang karamihan, lalo na ang kanyang mga tagahanga at kasamahan sa pelikula at telebisyon, dahil sa balita ng kanyang pagpanaw. Ayon sa balita, siya ay namatay sa mismong Araw ng Mga Puso, noong February 14, 1997, dahil di umano sa bangungot, na mas kilala sa medical terminology na pancreatitis. Marami ang nanghinayang sa maaga niyang pagpanaw, dahil kasagsagan ng kanyang kasikatan nang siya ay namatay sa napakabatang edad na 32 taong gulang lamang. Ano't ano pa man, ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo ay hinding-hindi kailanman matatawaran ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinabibilangan na minsan ang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa. But I think it's going to be love at first sight. Bagay sa dalawa, so it's a yes. Good. Papa, don't you have any objections to this kind of arrangement? Interimbrel! Siya ang naunang nagpaputok! Paliwanag na naparito sa para patayin ako! Ipinagtanggol ko lang ang aking sarili! Makinig kayo lahat! Nakita niyo ang nangyari! Pinatayin niya ang aking mga tauhan! Talaga bang hindi mo pipirmahan? Ibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi, wawasakin ko yung mukha mong pinagmamalaki. Ang tanong kong sagutin mo, pipirma mo ba o hindi? Hindi. Ah, ganun. Ah! 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 Ah!
Ramiro,